samantala po, pinaniwalaan na posibleng itong Al-Qobar Terror Group o kaya itong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nasa likod sa pagpapasabog po sa isang pampasaherong bus sa Tacurong City. Sa naturang pagpapasabog, nakilala itong nasawi na si Gilbert Barbosa Panes, 56 years old. May asawa at residente doon po sa Carmen, Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay 6 Infantry Division Commander Major General Roy Gallido, ang mga biktima ay lula ng isang bus unit, itong yellow bus line na may body number na 2588 mula sa lungsod ng Kidapawan. Pagsapit daw nitong naturang bus doon sa barangay New Isabela, Tacurong City, ay bigla na lamang sumabog ang bomba sa likurang bahagi ng bus. Pero mabilis namang dumating ang mga pulis, sundalo at rescue unit ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan dinalang mga biktima sa pagamutan ngunit binawian ng buhay si Panes. Maliban sa sumabog na improvised explosive device, na recover rin ng Explosive Ordnance Disposal Team ang dalawang bomba sa loob ng bus na hindi sumabog. Matatanda na kalimitan ay biktima ng pamomomba ng bus unit itong YBL at itinuturong suspect ang Al-Qobar Terror Group o kaya naman itong BIFF dahil sa pangingikil o extortion. Kasabay nito, paipaalala naman po si Gallido sa mga sumasakay sa mga bus. Narito ang panayam ng Bombo Radio kay 6th Infantry Division Commander Major General Roy Gallido. We always coordinate and dito sa operations nila that they should be vigilant or follow their SOP. May SOP mga bus. So only load people doon sa proper loading area para mayroon security protocol. And then syempre, yung mga passengers themselves, they should be very vigilant. Ma-obvious naman ako, nagsumasakay ako ng bus, you'll know if there's a person na biglang bumaba along the way na hindi na mababaan ng lugar, tapos may iniwan. We have to be very vigilant on those. Just like what I always say, magtulong-tulungan tayo lagi. The security sector is always ready to perform its job. Yung kailangan natin magtulong-tulungan. Kung meron kayo napapansin, report it immediately to the police or the military because we have a good working system that we can address itong mga possible threats ito. So, yun lang talaga, tulong-tulungan tayo and be very vigilant. Yung safety kasi is the concern of everybody and we have to make sure in all our actions we are safe and we have to be conscious sa environment natin. Kaugnay niyan, mariin namang kinondi na po ni Tacurong City Mayor Joseph George Lechoncito yung pamamomba ng bus na kumitil ng isang buhay habang marami yung sugatan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Tacurong City PNP katuwang ang militar sa nangyaring pagpapasabog sa naturang bus. Kaugnay sa nasabing balita, ang Philippine National Police naka-full alert status matapos ang pagsabog ng improvised explosive device doon sa may Tacurong City. Alamin pa ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio, Corunada. Naka-full red alert status na ang buong probinsya ng Sultan Kudarat matapos ang pagsabog ng isang IED kahapon sa isang unit ng Yellow Bus Line. Ito, Bombo Gerard, nasa likod ko na itong unit bus number 588. Custody ngayon ng Tacurong City Police Station. Nagpatuloy pa ang investigasyon dahil kanila pang tutukuyin yung identification ng sumabog na IED matapos ma-recover yung isa at sumabog naman yung isa, unang sumabog alas 10:45 ng umaga. Nasa pagamutan pa rin ng St. Louis Hospital yung 4 sa 11 pasyente o tinamaan sa pagsabog dahil yung 7 naman ay nakalabas na matapos na outpatient. Ang 4 ay kahapon binisita na ng Crisis Intervention Unit at may cash assistance na rin na naibigay para sa kanila yung 4. Habang may ibang cash assistance naman ang ibinigay doon sa namatay na si Barbosa. No? 10,000 para sa namatay, 5,000 naman tig-isa doon sa 4 na mga naiwan pa doon sa pagamutan. Habang yung 7 naman ang makonsiderang outpatient na. Isa sa pinakabata o ang isang taong gulang yung pinakabata nitong biktima at edad naman 64 years old naman ang idaran, no? Yung pinakamatanda, Bombo Gerard. Kaya itong 4 ngayon, isa sa kanila naputulan ng binti dahil nasa
gilid lamang ito, malapit sa kanya yung sumabog, no? Unang sumabog. Kaya walang nagawa itong mga doktor dahil masyadong kana yung sugat niya kasing natamo, kaya pinutol. Mismong itong si Mayor Joseph Lechonceto, isa rin doktor, ang nag-confirma na nasa operating room ito kahapon nang pinutol tong paa ng isang victim na ito yung masyadong nakatamo, no? Nakaangkin ng maraming sugat. Kaya habang yung iba naman ay hindi masyadong gaano karaming sugat na natamo dahil nasa malapit siya sa IED ng sumabog Bombo Girard, no? Kaya nga itong porma na bus na to sa likod ng banda ng itong bus doon sumabog, no? Kita-kita kasi ito doon sa gilid ng bus, no? Wasak itong mga bintana niya pati yung sa likod wasak din at itong sa gilid niya ay isang indikasyon na may pagsabog. Maliban na lamang sa kabilang dako nitong bus, no, sa pangpitong bintana, ito yung sumabog sa ginawang pag-detonate na sa pangalawang IED. Ganon yung sitwasyon na Bombo Girard. How's that, Bombo Girard? So, Bombo Boy, yung mga hindi sumabog, sinasabi yung dalawa na hindi sumabog na IED, improvised explosive device, dyan na rin mismo pinasabog sa loob ng bus sa Bombo Boy? Isa lang. Dalawa kasi yung karga, no? Ang isa is unang sumabog, alas 10:45. Actually, nasa gitna kasi ng hospital at ng terminal itong bus. Malapit na kasi ito, masyado doon sa terminal, mga 100 meters na lang. Umabot na sana siya sa terminal nang sumabog yung unang IED, alas 10:45. Kaya't nag-respond din na itong mga IED, nalaman, may isa pa palang IED doon sa itaas. Kaya kanilang na-detonate Bombo Girard. Oo, buti na lang hindi umabot doon sa bus terminal itong pagpapasabog. Baka mas marami itong nadamay, Bombo Boy. Iyon ang sinabi ni Mayor Joseph Lechoncito na kung sakaling doon siya sumabog sa terminal, hindi na masabi kung gaano karami ang posibleng matamaan Bombo Girard kasi maraming kwan doon, marami nang sasakyan doon sa loob at yan ngayon ang pinasalamatan dahil yung sa lugar na sumabog mismo doon sa crime scene, sa buga ng unang IED, medyo kwan lang, no? Manakanaka lang yung mga bahay doon, tsaka may bahay nga, pero subalit hindi naman sila maabot na Bombo Girard. Oo, pakinggan muna natin itong inyong nakapanayam dyan na Bombo Boy. Okay. We will give another statement just for in case na kinakailangan na po talaga namin ito po na hindi at the same time nakatikto po sa ongoing. Yes sir, yun yung po yung route niya galing ng Kidapawan, dumaan po ng Maguindanao, then here at Takoro. Yun na nga po sir, yung always reminder ng PNP po, yung to keep our personal security, yung mapagmatsag po tayo talaga palagi. Na minsan kasi, pag nagka-travel po tayo, ang tendency po natin na naisip o natutulog. But this moment of time, all the time, that is our personal security po. Pag may mobsuit po tayo, automatically inform the conductor kasi may mga hotline po yan. Okay, yun po ang tinig ni Lieutenant Colonel Juan Maganto, ang Chief of Police ng Tacorong City Police Office. Dalawang stopover kasi ito, Bombo Girard, bago dumating ng Tacorong. No? Mula ng Kidapawan, mag-stop siya ng Mlang at saka Maguindanao before magdarating siya ng Tacorong. Ganun yung ruta niya, Bombo Girard. Okay, Bombo Boy, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat from Jensen to Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Tacorong City. Bombo Boy Galano para sa Pamsa Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country. Basta Radyo, Bombo!